Ikalawang Samuel. Si David at si Ziba. Ika-16 na kabanata. Kalalampas pa lang ng kaunti ni David sa ibabaw ng bundok nang salubungin siya ni Ziba, nakatiwala ni Mephiboset. May dalawa itong asno na may kargang 200 tinapay, 100 kumpol ng ubas, 100 piraso ng hinog na prutas, at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Tinanong ni David si Ziba, "Bakit nagdala ka ng mga iyan?" Sumagot si Ziba, "Ang mga asno po ay para sakyan ng sambahayan nyo. Ang mga tinapay naman at prutas ay para kainin nyo at ng mga kasama ninyo. At ang katas ng ubas ay para naman inumin nyo kapag napagod kayo sa disyerto." Nagtanong si David, "Nasaan na si Mephiboset, ang apo ng amo mong si Saul?" Sumagot si Ziba, "Nagpaiwan po siya sa Jerusalem dahil iniisip niyang gagawin siyang hari ngayon ng mga Israelita sa kaharian ng lolo niyang si Saul." Sinabi ni David, "Kung ganoon, ibinibigay ko na sa iyo ngayon ang lahat ng ari-arian ni Mephiboset." Sinabi ni Ziba, "Mahal na hari, handa po akong sumunod sa inyo. Malugod sana kayo sa akin." Sinumpa ni Shimei si David. Nang papalapit na si Haring David sa Bahurim, may taong lumabas sa bayang iyon at isinumpa si David. Ang taong ito ay si Shimei na anak ni Gera at kamag-anak ni Saul. Binato niya si David at ang mga opisyal nito kahit na napapaligiran si David ng mga tauhan at mga personal niyang tagapagbantay. Ito ang sinabi niya kay David, "Huwag kang papasok sa bayan namin. Mamamatay tao at masamang tao ka. Ginagantihan ka ng Panginoon sa pagpatay mo kay Saul at sa sambahayan niya. Kinuha mo ang kanyang trono, pero ngayon ibinigay ito ng Panginoon sa anak mong si Absalom. Bumagsak ka, dahil mamamatay tao ka." Sinabi ni Abishai na anak ni Zeruya sa hari, "Mahal na hari, bakit niyo po pinapabayaang sumpain kayo ng taong iyan na tulad lang ng patay na aso? Payagan niyo po akong pugutan siya ng ulo." Pero sinabi ng hari, "Kayong mga anak ni Zeruya, wala kayong pakialam dito. Kung inutusan siya ng Panginoong sumpain ako, sino ako para pigilan siya?" Sinabi ni David kay Abishai at sa lahat ng opisyal niya, "Kung ang anak ko nga ay binabalak akong patayin, paano pa kaya itong kamag-anak ni Saul? Inutusan siya ng Panginoon, kaya hayaan niyo na lang siya. Baka makita ng Panginoon ang paghihirap ko at gantihan niya ng kabutihan ang kasamaang nararanasan ko ngayon." Kaya nagpatuloy sa paglakad sina David at ang mga tauhan niya. Sinusundan din sila ni Shimei, pero sa gilid ng burol lang siya dumadaan. Habang naglalakad siya, isinusumpa niya si David at hinahagisan ng bato at lupa. Napagod sina David at ang mga tauhan niya, kaya nagpahinga sila pagdating nila sa ilog ng Jordan. Nakipagkita si Hushai kay Absalom. Samantala, dumating sa Jerusalem sina Absalom, Ahitofel, at ang iba pang mga Israelita. Dumating din doon si Hushai na Arkeo, na kaibigan ni David. Pumunta siya kay Absalom at sinabi, "Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari!" Tinanong ni Absalom si Hushai, "Nasaan na ang katapatan mo sa kaibigan mo na si David? Bakit hindi ka sumama sa kanya?" Sumagot si Hushai, "Hindi, sa inyo po ako sasama, dahil kayo ang pinili ng Panginoon at ng buong mamamayan ng Israel na maging hari. Bukod pa riyan, sino pa ba ang pagsisilbihan ko, kundi kayo na anak ni David? Naglingkod ako noon sa ama niyo, ngayon kayo naman ang paglilingkuran ko." Ang payo ni Ahitofel kay Absalom. Sinabi ni Absalom kay Ahitofel, "Ngayon, ano ang maipapayo mong gawin natin?" Sumagot si Ahitofel, "Sipingan niyo ang mga asawang alipin ng inyong ama na kanyang iniwan para asikasuhin ang palasyo. At malalaman ng buong Israel na ginalit niyo ng labis ang inyong ama at lalakas palalo ang suporta ng mga tauhan niyo sa inyo." Kaya nagpatayo sila ng tolda sa bubungan ng palasyo para kay Absalom. At nakikita ng buong Israel na pumapasok siya roon para sumiping sa mga asawa ng kanyang ama. Nang mga panahong iyon, sinusunod ni Absalom ang mga payo ni Ahitofel, gaya ng ginawa ni David, dahil ipinapalagay nilang galing sa Diyos
ang bawat payong ibinibigay ni Ahithofel.